Vamos. Lo tienes muy facilito porque, bueno, están haciendo de todas señas. El 15. El 15. Estaba viendo, muchas gracias, estaba viendo a las chicas, no, pues, ¿eh? No sabía. Coming over. Okay. Mag-umpisa na tayo. Miriam, siyempre, kumbaga, alam ng lahat na nanalo ka. Ang may wagang tanong namin is, how is an ordinary day that you spent now after everything that has happened? An ordinary day for me is like just like any other busy day. Mm-hmm. I'm sure you have experienced a great change in lifestyle nung pumasok ka ng show business. No? So yun ang nararamdaman ko ngayon. Daling dati, laid back ang lifestyle ko bago ko nagbinibini dahil nagre-review pa lang ako nun sa board exams. Eh. Mm-hmm. Pero ngayon, halos araw-araw, kailangan gumigising ako ng maaga para mag-ayos ng sarili ko. Tapos, pupunta na ako dun sa pupuntahan ko. Tapos, parang halos nakakapagod yung buong araw ko kasi kung sino-sino ang nakakahalubilo mo araw-araw. Pero yun na nga eh, after the sudden change, di ba? Sudden change ang masasabi natin sa schedule, tsaka sa mga gawain mo, all of a sudden, ang laki ng transformation. Hindi ka ba napapagod? I mean, hindi ka ba, para bang ayoko na muna? I mean, like, komportable ka na ba sa pagbabagong idinulot mo itong pagkapanalo mo? Minsan, nakakapagod din. Mm-hmm. Lalo-lalo na pagaling akong out of town. Tapos pag-uwi ko, may trabaho na naman the next day. Mm-hmm. Hindi pa ako masyado nakaka-recover sa mga puyat kong nakaraan. Mm-hmm. So, minsan parang gusto ko magpahinga muna kahit 1 week. Pero dahil nga merong maraming nag-aabang sa akin, maraming nag-iimbita sa akin. Mm-hmm. So, kumbaga, kung ano yung tuwa na idudulot ko sa kanila, yun na lang ang nagbibigay ng lakas sa akin para pagpatuloy. Totoo yan. Actually yan, kumbaga, hindi nabibili. Oo, hindi nabibili. Hindi nabibili yan. Pero yun na nga, nababanggit mo parang hectic. Paano naman ang papa? May time pa ba sa papa? Nagkikita-kita mo, kami. Papa, bot siya. May time pa ba? O sumasama naman siya? Minsan sumasama siya. Mm-hmm. Pag yung mga in Manila, yung activities ko lang within Manila. Mm-hmm. Pag out of town, siguro isang beses pa lang siya nakasama. Ano ba yung mga activities na pinagagawa sa'yo? Is it due to you're winning the crown that you have to go through, what, different charity organizations, ganun ba? Most of it is because I have a title. Mm-hmm. Hindi sa charity work. Pero with or without the title, alam ko na nasa sa loob mo na talaga yung to do charitable works. Uh-huh. And to be with children and to be with yung mga kumbaga less fortunate natin mga kababayan, di ba? As of now, there are no charity works being or arranged for me to perform. Mm-hmm. But as of the moment, we're just accepting invitations from institutions, saka from out of town, maybe to crown beauty pageants there, tapos to come in institutions to come as guest speakers, guest of honor, ganon. But eventually, I hope there will be some activities for charity. I'm sure. And I'm sure na with somebody na, yun na nga, yung drive mo kasi is to reach that star that you're aiming for. I'm sure with or without the title, you will reach it and you will definitely share it because knowing how you are and what you've experienced, nasa sayo na talaga yung pagiging open-hearted. Eh. Maraming salamat. Okay. Ang sabi ng iba, it worked out to your advantage nung pinadala ka sa pre-pageant. Before that fall, that great fall, actually maganda yung fall na yon. Hindi siya embarrassing, actually. Nakita mo na ba? Medyo. Actually, parang meron bang hindi nakakita? Di ba? Parang ganun eh. Di ba? Maraming nakaalam, maraming, syempre, meron mga pinapakita. Pero, meron pa bang worse moment than that? Or should you say it's really worse? I wouldn't consider that fall a bad experience. Eh, diba? It's overall, it has been good. Totoo. Oo, kasi it's an opportunity for me to show my good humor. Yes. Diba? Tsaka yung humor natin mga Pilipino. Mm-hmm. But I remember one time when I was in high school, it is not related to a fall really, but I was competing for a swimming obstacle. Mm-hmm. Parang nagsasalin-salin kami, parang racing. So ako yung huli dun sa obstacle na yun. Okay. Tapos,
We were gaining eh. Nauuna kami. Mga apat ang naglalaban, kami nauuna. Ako yung huling swimmer. Tapos, nung nakikita ko parang pagod na ako, tapos yung iba kong mga kasama nauna na, parang nahihiya akong ipakita dun sa mga grupo ko na ako yung dahilan kung bakit ako kung bakit kami matatalo. So ang ginawa ko, I feigned parang sumakit yung pa ako, kunyari, para lang hindi ako mapahiya. Pero nalaman, na-realize ko noon na hindi ko lang pala na-disappoint yung mga groupmates ko. Pasi sarili ko na-disappoint ko. Kasi it was like I was telling a lie. Yes. So that was one moment. It was sort of like a determining moment for me. Na pag sa tingin ko or pakiramdam ko hindi ko kaya, kailangan ipagpatuloy ko pa or I should exert greater effort to finish what I have begun. Or kumbaga, yung face the music, face the music. And I guess that experience helped me to perform the way I did in the preliminaries. Kahit na nahulog ako, sabi ko, hindi, kailangan kong tapusin. Actually, you know, kahit na sinasabi nga ng karamihan na it was an embarrassing moment for you. Actually, for me, as a viewer, no, I think you encourage a lot of people, and especially the youth. Kasi kumbaga, doesn't mean na when you fall, you cannot stand up again. Oh. And you cannot, you know, face everybody na taas noo, which you did. And actually, hindi lang ang buong Pilipinas, kundi buong mundo pa yung nanonood, yung parang, hello! Diba? Dapat ganun kalakas yung determination mo at saka yung, kumbaga, yung self-confidence mo. Tsaka hindi lang naman ito applicable sa beauty pageants din, di ba? Very applicable ito sa buhay natin. That is very true. Dahil maraming beses na nahuhulog tayo sa mga problema, di ba? So, ganun na nga. Gaya ng sabi mo, pag meron tayong problema at nahulog tayo, we should move on, get up, learn from the experience, and make the best of what we have. Totoo yan. Marami pa ho tayong tatanungin tungkol kay Miriam at your love life.